sa utak ninyo. At kailangan mo itong matanggal through surgery. Alam, alam po natin ito sa inyo. Hirap pero maraming paraan. At siya ang matatalo kasi magkakabi po tayo. Tatay mo, nakita ko siya. Nalilito ang tatay mo. May kilala po ba kay Leon Santos 9 years ago? Ako, kinagawa mo dito. You're making a scene! Respetado ang mga tao nandito! Bakit naman po siya ganun? Bakit niya po tayo iniwan? Hindi ko talaga alam. Bawal po talaga kayo mag-stay dito! Ang damag niya naman po! Sa akin naman po! Namamalimos na nga po kami. Eh, pero sana huwag naman po ganyan ang trato nyo sa amin. Pare-pareho lang naman po tayong nahihirapan dito. Kaya sana po huwag na pong dagdagan yung pagpapahirap nyo. Eh, kayo nga po, swerte na po kayo dahil meron po kayong trabaho. Kami po, wala. Eh, ano pong gusto nyong gawin namin? Mamamatay na lang po kami dahil po sa sakit namin. Eh, pagpasensyaan nyo na rin po ako. Alam nyo ho, pag hindi ko kayo napaalis dito, ako naman ho ang mawawala ng trabaho. Eh may pamilya rin naman ho ako, katulad nyo. Thank you.
kausapin ako kayo. Boba na ako, ako kung boba, pero may pangarap po ako para sa anak ko. Kung tutusin kayo din naman, ha, wala rin naman ho kayo narating sa buhay. Ano sinabi mo? Eh, totoo naman ho. Palagi na lang po ako minamaliit. Eh, kung tutusin kayo din naman, wala rin naman ho kayo narating. Kaya akin ako ito. Hindi, hindi pwede lang. Aking ho, ito po. Saan si Doc L? Nasa ER, Doc. Maraming pasyente galing sulog. Saan ang sulog? Sa barangay Tiktikan ho, Doc. Dito pa ba nakatira? Ay, sir, hindi po. Nakatira po ako sa may barangay Tiktikan. Diyan lang po sa may looban dos. Doc, mga lalaki at mga senior citizen lang ang pasyente mula sa sulog. May hinahanap po ba kayo? May kaibigan kasi ako taga-barangay Tiktikan. Baka lang may nangyayari sa kanya. Ano pong name niya, Doc? Baka pwede ko pong hanapin sa file. Linda or Lily, pero nakalimutan ko yung surname niya eh. Nasa early 30s siya. Medyo tisay. Ay, pasensya na, Doc. Wala akong kaming pasyente ganyan dito. Eh, baka po sa ibang hospital din ala. Sorry, Doc, ha? Wala po talaga eh. Salamat. Marami na rin sila doon eh. Tsaka masyado na natin naaabala ang ninang mo. Nay? Ano po tayo matutulog ngayon?
Kaya nga po, tingin natin, oh. Open air. Tsaka kita natin yung stars. At malumig. Para po tayo naka-aircon. At higit sa lahat, labong Lola Susan. Pero hindi tayo dapat nakatira dito. Inay, matulog naman to eh. Hindi na tayo nawala ng problema. Tapos nadaglagan pa. Kung kayo na wala tayo. Nay, hindi po totoo na walang-wala na tayo. Bakit kaya po tayo ngayon? Number one, nandito po tayo para sa isa't isa. Number two, meron pa po tayong bukas. At number three, meron pa po tayong mga pangarap na kailangan matupad. Kaya nai, putis mo lang dyan o. Okay ka lang kahit na hindi masarap yung tulong mo. Nay, basta katabi ko po kayo. Napakulang ang tulog ko. I love my life. And then, I love you, Nay. I love you, ano. I love you. Samantala, bukas ay inaasahang magtataas na naman ang krudo sa world market. 1.45 kada litro ang itataas ng diesel, 2 piso naman kada litro para sa gasolina at kerosene. Dahil dito, nakaambang ang pagtaang balita. I thought I had to drink poison for you to notice me. Sumiklab ang sunog dito sa barangay Tiktikan, Quezon City. Ayon sa mga initial reports, nag-umpisa ang sunog sa looban 2 na isang depressed area dito sa Tiktikan. Barangay Tiktikan sounds so indigent. That place sounds familiar. May kilala kang tiga barangay Tiktikan? I didn't say na may kakilala ako. I just said that it sounds familiar. Go ahead. Para tanggalin siya sa trabaho. Dapat nga tulungan natin sila eh. Ganito, may isang kwarto doon, papalinis ko muna. Dumito na lang muna kayo habang naghanap kayo na ibang lugar. What? Hey, please. Let's just help them. Hazel! Babe, come on, let's just help them. Pare,
napadaan ka daw sa ER kagabi. May inaanap ka raw ng pasyente. Just an old friend from way back. Way back? Babayaran ka pa? Ay, kaso babahin mo na ito. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo? About this girl selling flowers. Oh, si Tisay. Nakuha na exam nun. Tapos nag-claim na na ano mo? Teka, inaisip mo pa rin siya kung this time. Ang tagal na nun ah. I just hope she's okay. Pasensya na, medyo magulo pa yung kwarto eh. Pero andyan na yung bagong unan tsaka kumot. Habol ko na lang yung kutsyon. Medyo nakalimutan ko na wala sa isip ko. Wala pa lang kutsyon dyan. Eh sir, hindi na ko kailangan. Okay na po kami dyan. Hindi, matigas yung kamal yan. Hindi sir, okay na po talaga. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ato ka ba? Opo sir, Michael. Maraming salamat po. Lynette! Masaya, habol ko yung kutsyon po pa sa sir, okay, wag na po. Okay na po kami talaga dyan. Salamat po. Lynette! Maren, ako. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyong kagabi. Ay, hello po, Sir Mike. Kamusta kayo po? Dito na dito kahit na Maren. Maren. Nasunog lahat eh. Pati yung perang inipon ko para sa pag-aaral ni Ana eh. Nawala lahat. Yung dalawang taon na bago natirap ko. Mami, nawala. Ilang-ilang. Buti na lang po, pinatira kami dito ni Sir Michael. Maraming salamat po, ah. Salamat pa, Sir Michael. Salamat pa. Maiwan ko muna kayo dito. Bibili lang ako kapuna natin, ha? Ay, sir, huwag na ako. Hindi na ako kailangan. Hinalingan. Saglit lang ako. Ayun nyo lang ako dito. Sir Michael! Ingat po kaya. Ang bait ni Sir Michael, oh, naiiyak ako sa kapahitan niya. Ay, sadali muna. Finhead, meron akong magandang balita sa'yo. Tumawag sa akin yung NGO. Approved na yung ledger mo at saka yung medical assistance mo. Malaking halagang binigay nila sa atin. 200,000 limit makakapagpupra ka na. Talaga po, Ninang? Ay, pooperado po kayo. Oh, Nay, kahapon lang, sinalo natin lahat ng hamalasan. As in, wow, toto talaga. Pero ngayon naman, Nay, umuulan ang swerte at kabaitan mula sa ibang tao. Sabi siguro ni God, ingat siya din at Annalyn. Uy, salamat sa inyo. Salamat po. Ay, nako. Ito na ang pinakamaganda niya. So ngayon, higayahin mo, wala na yun. Hindi mo na maririnig, Lilith. Wala kang mananating sa buhay mo. At higit sa lahat, eto pina yung takabes. Hindi niya natatago yung mga pulburo at saka sa imana sa lalim ng ulan. Maging ganun itsura nung bumuko. Tsaka,
Paano kung may mga kalamang yung gamit nila dito? Tsaka paano kung mawalan ng kuryente? Tapos hawak nila yung utak ko, paano na yun, anak? Nay, malinis po ang gamit sa ospital at walang kalawang. At saka may generator po ang ospital kaya hindi po mawawala ng kuryente. Tsaka nay, hindi po kayo mamamatay. Eh, paano ka nakakasiguro? Nay, may nakausap po ako. Ang neurosurgeon niya daw po, pinakamagaling dito. Top notcher sa board exam niya noon at maraming award. Alam niyo, nay, kung sino? Si Doc Roberto Jose Tanyag. Ako, sigurado ka dyan, ha? Ito yung ibig sabihin nun, nasa mabuting kamay pala ako. Idadaan niya daw po siya mamaya dito. Anak, sabihin mo sa kanya gusto kong makita yung kamay niya. Eh, bakit naman po? Eh, gusto kong makita kung pasmado siya. Eh, kasi kung pasmado siya, eh, di nanginginig yung kamay niya. Eh, hahawakan niya yung utak ko. Nakakatakot yun. Pwede nanay ko ano-ano iniisip. Eh, bakit totoo naman eh? Basta gusto kong makita yung kamay niya. Miss Lynette Santos. Ako po yun. Hi, Doc. Kayo po ang neurosurgeon ng nanay ko? Kayo po si Doc Tanyag? Ako po si Dr. Meneses. Main surgeon po ninyo. Nasaan po si Doc Tanyag? May ibang surgery na nakasket sa kanya. VIP. Siya po ang nirequest. Po, VIP naman po ang nanay ko ah. Paasa naman pala to si Doc Tanyag. Anak, okay lang yun. Doc, pasensya na po kayo sa anak ko ha. Okay lang po yun. Nay, ready na po kayo ah. Huwag po kayong matatakot. Kayang-kaya niyo po yan. Bakit po, Nay? Kinakabisado ko lang yung mukha mo. Kasi baka pagkatapos ng operasyon, mag-amnesia ako. Ayaw ko makalimutan yung mukha mo. Nay, itong cute kong to, makakalimutan nyo? Malabo po. Lynette, ako yung mukha ko, hindi mahawakan. Hindi na. Okay na ako. Tara na po. Ay, sige po. Ay. Ay, kachi po. Sa akin si nanay. Wala na nga po ko tatan. Siya na lang po aking magulang at wala na diba? Excuse me, this is not a place for you to eat.